madalas. Kapag naging ganap ka ng isang ina, ay inilalaan mo na ang buong buhay mo sa pag-aalaga sa mga anak mo o sa pamilya mo. Paano kung sa sobrang pag-iintindi mo sa kanila, hindi mo namamalayan na ang sarili mo naman ang nakalimutan mo na? Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Gloria, 33 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Bulacan. Pagpasensyahan niyo na po kung hindi magiging maganda ang pagkakasulat ng kwentong ibabahagi ko. Ang totoo kasi, nagpatulong lang ako sa pamangkin ko para sumulat sa inyo. Sa kanya ko rin kasi nalaman ang tungkol sa channel nyo. Isa nga pala akong full-time housewife. Sabi nga ng iba, ito ang profesyon na wala ka ng sweldo, 24/7 pa ang pagtatrabaho mo. Pero para sa akin, okay lang yun. Kasi una, ito talaga ang pinili kong landas. Gusto ko kasubaybayan ang paglaki ng mga anak ko. Pangalawa, makita ko lang ang pamilya ko na maayos nang dahil sa pag-aalaga at pag-aasikaso ko sa kanila ay masayang-masaya na ako. Full energy na ulit ako. Ngunit gaya ng ibang housewife ay may mga nakakalimutan na rin akong gawin sa dami ng mga iniisip at iniintindi ko sa araw-araw. O mahal, nandito ko na pala. Sakto, katatapos ko lang magluto ng hapunan natin. Tara, kain na tayo. Tatawagin ko lang ang mga bata. Sabi ko sa asawa ko na si Lito. Mahal, teka lang, ano ba ulam natin? Tanong nito. Adobong baboy, mahal. Bakit? Sagot ko. Parang nasobrahan ka ata sa asuka. Mahal ang asim eh. Patikim nga. Sabi nito. Tinikman nga nito ang ulam namin, sabi iling. Bakit umiiling ka dyan? Pagtataka kong tanong. Alam ko na hindi yung ulam ang naaamoy kong maasim, kundi ikaw, mahal. Hindi ka na naman naligo, no? Sabi nito. Sige na, Gloria, maligo ka na muna at ako na maghahain para pagkatapos mo, makakakain na tayo. Tugtong nito. Yun na nga po. Ang sarili ko ang madalas kong makalimutan. Hindi pala madalas, pwede nakalimutan ko na talaga. Dahil sa dami kong dapat gawin sa bahay, ay hindi ko na magawang magsuklay o maligo man lang. In short, wala akong kaayos-ayos sa sarili ko. Mula nang maging nanay kasi ako, ay hindi ko na inintindi pa ang sarili ko. Katwiran ko kasi, bakit kailangan ko pa mag-ayos? Samantalang nasa bahay lang naman ako. Maghapon gagawa ng gawaing bahay at mag-aasikaso ng pamilya. Hanggang isang araw, umatanda ko ng meeting ng aking panganay sa school. Ma'am, excuse po, kayo po ba ang lola ni Carl? Tanong ng teacher ng anak ko sa akin. Hindi po, mama niya po ako. Nakakadismaya akong sagot. Ay! Sorry po, ma'am. Nahihiyang, sabi nito. Ganun na ba ako katandang tingnan para maging isang lola? Parang bigla akong nakaramdam ng pangliliit sa akin sarili. Pagka-uwi na pagka-uwi ko ng bahay, ay agad akong nanalamin. Napailing ako. Tama nga ang mga sinasabi nila, sobrang pangit ko ng tingnan. Bukod sa sobrang magulo ang buhok ko, ang tanda na ng mukha ko. Malayong-malayo ang itsura ko sa mga kaedad ko. Bigla akong napaisip ko anong nangyari sa akin. Bakit ako naging ganito? Kung gaanong sobrang pag-aalaga ko sa asawa at sa mga anak ko, ganun naman ako nagkulang sa aking sarili. Mabuti na lang ay mayroon akong loyal na asawa. Kahit ganito naman ang itsura ko, ay hindi ito naghahanap ng iba. Pero bago pa mangyari yun, ay nagdesisyon na akong mahalin ulit ang aking sarili. Magmula nun, hindi ko na hinahayaan na magulo ang buhok ko. Naliligo na agad ako bago ako magsimula ng gawain sa bahay. Pagkapi naman ay naglilinis ulit ako ng katawan bago matulog. Nagpapahid na rin ako ng panakanakang polerete sa mukha
gaya ng dalaga pa ako. Unti-unti ay nakikita ko na ang pagbabago sa aking sarili. Kasabay naman nun ang pagkapansin ko na madalas umuwi ng late si Lito na dati naman ay hindi. Nung unang mga linggo ay pinalalagpas ko pa na hindi siya kumprontahin kung bakit. Ngunit na mag-isa dalawang buwan na siyang ganun kung umuwi, nagdesisyon na akong kausapin ito. Lito, pwede ka bang makausap? Sabi ko. Tungkol saan ba? Tanong nito. May babae ka ba? Diretsong tanong ko. Nakita ko ang pagkagulat sa mga mata nito. Yung totoo lang. Please, Lito. Sabihin mo kung may babae ka ba? Pag-uulit ko. Ano kasi, Gloria? Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Natukso lang ako. Pero tinapos ko din agad. Kasi natauhan ako na mali ang ginagawa ko. Pag-amin nito. Siya ba yung kasama mo kahapon? Pagtatanong ko. Alam ko na ang totoo bago ko pa ito tinanong, pero inaasahan ko na itatanggi nito. Di ko akalain na aaminin nito ang totoo. Oo, Gloria, pero nakipagkita lang ako sa kanya para taposin na kung ano man ang meron kami. Sagot nito. Isang tanong pa, Lito. Bakit mo nagawa to sa akin? Dahil ba solusyon na ako? Uulitin ko. Sabihin mo ang totoo. Sabi ko. At tama nga ang aking iniisip. Inamin nito na kaya niya nagawang maghanap ng iba dahil sa itsura ko na. Napagod na rin daw siya ipaalala sa akin na huwag ko kinakalimutan ang sarili ko. Sino naman daw kasing lalaki na matutuwa kung ang dinadatnan niyang misis sa bahay ang may pawis na maasim, nililigo at di man lang nakuhang manuklay. Pero sa pagluloko daw niya, narealize ito na mahal daw talaga niya ako. Kasi kahit may kasama na siyang mabango at nakaayos na babae, iba pa rin pag ako ang kasama niya. Saka naisip din niya na kaya ako nagawang mababayaan ang sarili ko dahil sa pagkasikaso ko ng sobra sa kanila ng mga anak namin. Sa pagpapaliwanag ni Lito na yun, ay pagpasensyahan niyo, pero naintindihan ko ang dahilan ng asawa ko. Naniwala at pinatawad ko siya kasi mahal na mahal ko ito. Iniisip ko na may kasalanan din ako sa nangyari. Kung sinunod ko siya sa tuwing sinasabi niya sa akin na sikusuin ko ang sarili ko, siguro hindi niya nagawa yun. Sabihin niyo ng tanga ko, pero para sa akin, parehas kaming may kasalanan sa nangyari at hindi lang sa kanya. Medyo hindi man kapanipaniwala ang sasabihin ko, pero ang pangyayaring pangyun ang nagpatatag sa pagmamahalan naming dalawa ni Lito. Opo, hindi dahilan ang pagiging losyang ng misis para maghanap ng ibang mister. Pero may point din naman kasi ang mga ito. Dapat kahit paano magkaroon tayo ng time sa sarili natin. Hindi yung nagkaanak lang tayo para nakalimutan na natin ang sarili natin. Lalo pa at hindi naman tayo pinapabayaan ng ating mga asawa. May impact kasi sa mga mister kung ano ang itsura ng mga misis nila. Masakit rin kasi marinig nila galing sa iba na pinapabayaan mo ba ang misis mo kaya naging ganyan ang itsura. Gayong hindi ka naman nila pinapabayaan. Love yourself first para mas makapagbigay ka ng mas madami pang love sa iba. Wala namang masama kung mamahalin mo rin ang sarili mo. Maybe yun iba, di sasang-ayon sa ibang sinabi ko. Ito po ay pansarili ko lang pong opinyon. Gets ko po na iba po ang opinyon nyo kaysa sa akin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po ay kahit paano nakapagbigay ako ng kaunting aral sa inyo. Lubos na gumagalang, Gloria.